Sir, bilang sa Pilipino po, sino po yung binoto natin nung nakaraang election? Siyempre, solid North tayo. BBM lang tayo noon. Sir, ano po ang masasabi ninyo patungkol dito sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na di umano yung pangako niya daw na 20 pesos na bigas daw? Sa totoo lang, mahirap talagang gawin yung 20 pesos na bigas. Lalo na kung may mga dumarating na bigas na galing ibang bansa. At saka, hindi naman doon natin babasihan yung pangako niya. Kasi may nagagawa siya, tahimik lang. May ginagawa siyang maganda, hindi lang nakapokus sa bigas. Ang bigas kasi, hindi natin masasabi kung 20. Kayang bigay, kaso baka mamaya ibigay niya, murang bigas, hindi rin gugustuhin ng tao, lalo lang magagalit. Sir, may isang mayor po na nanawagan na mag-resign si President Bongbong Marcos. Resign niyo po sa kanya? Political strategy lang siguro yun. Kasi alam mo naman tayo, pag kung sino yung malakas, pinahihina para lang humina siya. Diba? Hindi niya siguro, hindi mo naman masasabing kritiko, pero nandun na tayo doon. Sir, anong opinion niyo po? At anong saan kayo papanik? Ihiwalay na daw yung Mindanao sa Luzon at Visayas. Ay, hindi po. Sayang naman. Mawawala yung Los Biminda. Totoo po yun. Bakit gagayahin natin yung ibang bansa? Mayayaman sila. Tayo, democratic country. Dapat hindi. Kasi paano tayo pupunta sa Mindanao kung dayuhan na tayo ron samantalang nasa paanan ng Pilipinas yan? Di ba pa? Kaya naniniwala po ba kayo na mabubuwag ang unity? Parang hindi naman. Kasi yung iba dyan kasi, kahit nasabihin mong nasa unity team, may mga hawak pa rin na politiko sa iba yan. Kumbaga sa isang bunga, may maasim, hindi puro matamis. Sir, ano po masasabi ninyo dahil may isang mayor po na nagsabi na mag-resign na daw si Pangulong Bongbong? Siguro lang yun. Pakana lang ng mga taga-kabila. Kasi isang mayor lang yun sa dami naman nating Pilipino, hindi mangyayari yan. Sir, last question, sir. Mensahe niyo po kay President Bongbong Marcos, bilang isang naniniwala sa kanya. Opo. Bilang isang naniniwala sa kanya, ito ang inaasahan ko ngayon, bigas. Pero para sa akin, wala na yun. Basta ang mahalaga, tuloy niya lang yung ginagawa niya. Dahil may ginagawa siya, tahimik lang talaga. Yung ba sinasabi na hindi siya, yung hindi yung katulad ng iba na may nagawa, ibubulgar. Siya hindi po. Magaling siya. So ano rin po ang mensahe natin sa mga loyalista sa 31 million na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi yung iba po dyan, nagsisisi po, nabudol daw sila. Sa totoo lang, may ganun akong mga naririnig naman talaga. Pero wala na silang magagawa doon. Pinaupo na nila yun. Tsaka ang isipin na lang nila, yung pinangakong bigas, wag na nilang isipin yun. Yung gagawin ni Bongbong na iba, hindi na lang tayo mag-focus sa isang bigas. Dahil yun nagsisisi sila dahil siguro may pangakong hindi na natupad, pero kumbaga sana maghalungkat sila ng mga ginagawa ni Bongbong. Alam po natin yan. Dalawang taon pa lang naman po siya. Salamat, sir. Okay po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.